What's wrong with you? Are you out of your mind? Are you insane? Sarili mong anak, gagahasain mo. Sira ulo ka pala eh, ano? Hayop ka, hayop, hayop na hayop ang tingin ko sa iyo. Ito na yata, guys, ang pinakamasakit or nakakaiyak na video na napanood ko so far sa programa ni Sir Rafi Tulfo, which is sarili niyang anak, is pinagsamantalahan niya while ang nanay or ang asawa niya is working abroad in Dubai. So yung kapatid ni ate pumunta doon sa kay Sir Rafi Tulfo para humingi ng tulong na ma-rescue yung mga bata, which is sa pangangalaga nga ng tatay doon sa Zamboanga yata, if I'm not mistaken. Ito pa lang si, yung panganay na anak, yun yung ginagahasa ng tatay, which is from grade 4, 5, 6, and 7, I think so, or 5, 6, and 7, is ginagamit na siya ng kanyang tatay without knowing ng kanyang mother or kahit na sino man. Kumbaga sinasarili niya na ginagahasa pala siya ng kanyang sariling ama. Which is, even though na ganun na nga yung ginawa ng tatay niya, parang iniisip pa niya yung kapakanan ng papa niya na huwag makulong yung papa niya. Kumbaga, God, I don't know how to react seriously kasi parang ako'y nanginginig na nakaka-touch talaga na yung feeling na sabihin ng ina na wasak siya, na kahit siguro sa ating sitwasyon, ano, na nagtatrabaho tayo abroad for the sake of our family, especially sa mga anak natin, and then one day mabalitaan mo na lang na yung anak mo is ginahasa na sarili mong asawa, yung sariling ama ng mga anak mo. Baboy talaga, di ba? Napakababoy ni kuya. Saan ka ba, kuya, kumuha ng lakas ng loob? Saan ka kumuha ng kapal ng mukha na habang ginagamit mo yung anak mo? Ano kanyang nagre-reflect sa mukha mo? Ano? Siguro nga, ayon pa kay ate, is nagba-Bible study pa daw si asawa niya dati, na ayaw niya nang maniwala na kung bakit daw nagawa ng kanyang asawa, which is mabait naman daw yung asawa niya. Nung nakilala niya is walang bisyo or so whatever, pero ang tao is nagbabago, especially ate, wala kang alam kasi nga nag-abroad ka. So, who knows na gumagamit pala siya while you are away. So, yun nga, pero ang sabi ng bata, hindi naman daw siya ginagamit ng tatay niya, if lasing, eh kasi nga, epekto ng droga, di ba? So, ganyan talaga lagi yung oh God, I don't know guys, I'm so sorry. I really feel sorry sa anak niyang babae and then sa nanay na nagtatrabaho abroad, which is ang sakit-sakit talaga malaman na yung anak mo pinagsamantalahan, na isipin natin ang tatay dapat sila yung tagapagtanggol o tagaprotekta ng anak nilang babae, hindi yung ikaw ang wawasak ng buhay ng anak mong babae. Gago ka pala eh. Gago ka, as in napakalaki mong gago. So nagmamakaawa si nanay na sana matulungan siya ni Sir Rafi Tulfo na makauwi sa Pilipinas, which is nangyari nga naman. Pero sa pag-uusap nila ng kanyang anak is ayaw niyang makulong yung kanyang tatay, na kung pwede daw iwan na lang nila kasi balibalik ta rin man daw yung mundo, tatay pa rin niya. Kumbaga sa ganung edad ng bata, naiisip niya yung ganun, mas iniisip niya yung kapakanan ng kanyang tatay kasi sabi niya lilipas din naman daw kung anong nangyari sa kanya. Diba? Parang hindi ko, kasi yung desisyon ni nanay, parang gusto niyang pakinggan yung side ng kanyang anak. Pero parang naiinis din ako kasi sa mga kagaya ng kanyang asawa or sa kagaya ng tatay ng ni girl na gagahasain sarili mong dugo at laman,
hindi na yan sila nararapat pa na maggala-gala or so whatever. Kasi malay mo, gagawin nila ulit, ng paulit-ulit. So, dapat din bigyan ng leksyon. Kasi hindi lang naman niya one time na ginalaw yung anak niya. Eh, maraming beses na. Imagine mo for how many years, di ba? Oh gosh, I can't really explain what kind of a father are you. What the hell is wrong with you? Gosh. So anyway guys, part 1 pa lang ito. So nung pinuntahan ni ate, yung kanyang asawa is nahuli na. So that's a good news na nahuli yung asawa niya, natuntun kung saan nga nagtago. So nakakulong ngayon yung asawa niya, which is the teaser ng part 2 is parang naglabas si ate ng sama ng loob na sinusuntok-suntok niya, sinampal, sinabunutan yung asawa niya. And ang iyak ni kuya, parang akala mo mai-stroke na siya sa kanyang iyak. Kuya, hindi maibabalik ng mga luha mo ang ginawa mong kahayupan sa anak mo. Kaya lumuhod ka man, lumuha ng dugo, wala nang mangyayari. If I were you, nanay, total, minor de edad pa naman yung anak mo, which is ikaw pa rin yung may karapatan na magdesisyon kung ano yung nakakabuti sa mga anak mo. Kasi one day, ma-realize din ng anak mo yan na, yun nga, na sinabi niya na is, balibalik ta rin man ang mundo, tatay pa rin niya. Eh, sabihin na natin, balibalik ta rin man natin ang mundo, anak niya, ginahasa niya. So, anong may kaluluwa pa ba yung ganun? Diba? Sana kung ina-atake ka kuya ng kalandian mo or ng katigasan mo sa dyan sa ulo mo sa baba, dapat nagsarili ka na lang. Kasi may kamay ka eh. You have two hands. You have two hands to do that all by yourself. Hindi yung gamitin mo o sirain mo yung future ng anak mo. And plus, yung asawa mo is nasa abroad, tiniis ang lahat para lang masuportahan kayo. Masuportahan yung mga anak mo. Mabigyan ng future yung mga anak mo. In return, ikaw yung nagpakagago, binaboy mo yung anak mo. Walang hiya ka, wala kang kwentang ina, ay wala kang kwentang ama. Napaka, siguro if sa akin mangyari, siguro baka ipabugbog ko na lang siya or whatever. Pero ito na yung pinakamasakit na napanood ko na while I'm watching this video. Tumulo talaga yung luha ko kasi masakit, di ba? Ang sakit-sakit na wala kang paghuhugutan ng lakas ng loob na feeling mo. Yun nga ang sabi ni ate is wasak na wasak siya. Kasi hindi niya in-expect yun eh. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ng sarili niyang asawa. Kasi in the first place, pinagkatiwalaan mo eh. Kasi asawa mo, tatay ng mga anak mo. Pero ang hinayupak na gago na to ay pasensya sa language ko guys. Pero siguro kung kayo guys, if nakikita nyo or nakita nyo yung video na to, siguro yung magiging reaction nyo is the same as sa akin or baka mas worse pa. So, abangan natin yung part nito guys. Kasi doon na natin malalaman kung ano talaga yung desisyon ni ate. Kulong or hayaan na lang nila si kuya or iiwanan na lang nila. But siguro pag gano'n ang mangyari, maraming mga netizens na magagalit, but nasa kay nanay pa rin yung desisyon or makikinig siya sa gusto ng anak niya, sa gusto ng mangyari ng anak niya, na hayaan na lang yung tatay nila. So, let's stay tuned guys. So, that's all. So, kayo nang bahalang humusga. And thank you so much guys. Bye!